ating lahat at welcome ulit sa aming channel. Sa araw ito ay mag-uusap tayo tungkol sa fiancee visa. Kung paano namin nakuha yung fiancee visa namin na sobrang dali lang talaga in just 14 days. Kaya makinig. Yun, balikan natin yung 11 years ago na yung nag-apply kami ng asawa ko ng fiancee visa. Paano namin yun ginawa at yung mga requirements. Sisikapin natin yun na matandaan lahat, guys, para ma-share ko sa inyo yung paano namin yun ginawa, bakit ang sobrang dali lang. Gusto talaga namin ng asawa ko na makapasa kayo lahat at makapunta dito at makapiling ang mahal nyo. Kasi naranasan namin yun na magkalayo. Wala namang imposible sa buhay, di ba? Palagi lang tayong positive, focus, manalig, at ang pinaka-importante ay yung kumpletuhin nyo yung requirements. Yun. May tatanong lang ako sa inyo. Gusto nyo ba talagang pumunta dito? At makasama yung mahal nyo? Kung ganun, umpisahan na natin. Okay, guys. Ito yung requirements ng asawa ko. Ito talaga yung main things. Kung sa kanta pa, sa tula, ito yung title. Proof of relationship. So, patunay ng inyong relasyon, di ba? Proof, Proof of meeting. Yung patunay na nagme-meet na kayo in person. Yung airline tickets. Yung airline tickets yung pumunta siya sa Pinas o saan kayo nagme-meet. Yun, yung airline tickets niya. Kung nawala niya kasi sobrang tagal, wala tayong magagawa nun. Okay, next yung photos together. Yung yung photos niyo, yung mga pictures niyo na andon siya sa Pinas, yung picture niyo ng yung dalawa at picture ng yung pamilya kasama siya. Ipakita ko sa inyo yung Gumawa na kami ng video ng kami ng asawa ko, guys. Yung how I got my fiancee visa in just 14 days. Yun. Ipapakita nyo yun sa ipapanood nyo yun sa fiancee visa nyo. Ipapanood nyo yun sa mga fiancee nyo para mabigyan naman sila ng idea kung paano gagawin. Kasi andun lahat nakadetalye yung sinabi ng asawa ko. Andun lahat yung mga requirements niya, andun paano niya yun ginawa, andun lahat nakadetalye. Ilalagay ko lang yung yung link sa ibaba. Ito yung album. Pinakita ko na to sa sa isa naming video. Pero pakita ko na rin dito. Ito yung album namin nung pumunta yung asawa ko sa Pinas. Ito 'yun. Ito din yung sinubmit ko sa sa embassy. Ito 'yun. Ito yung mga sample ng picture. Ayan. Ito yung mama ko. Ayan. Maganda yung mama ko. Mama ko, Spence, at ako. Yun. Ito yung parents ko. Ayan. Sana yung iba. Ito yung kapatid ko. Yan. Ito yung paboritong ito yung paborito ng asawa ko sa lahat ng kapatid ko. Ito yun. Okay. Yan. Ito rin yung snapshot, guys. Yung mga photos nyo, kailangan talaga malinis, tidy, di ba?
silid talaga dito sa ano, sa album. Okay? Yun yung tricks ko. Yung tips ko. Talaga yun. Gusto natin yung, hindi yung halo-halo, ganun. Talagang naka, talalagay sa album. Yun. At saka, ito, next. Vicent Yahoo Messenger text. Okay. Ano, sinubmit namin rin yung ano namin, yung Yahoo Messenger, yung nag-uusap kami, yung conversation namin. Yun, print ng asawa ko, yung una naming nagkausap. Yun. Kailangan talaga yun, yung unang-unan yung ano, nag-usap online. Yun, i-print nyo yun. Ano, yung print nga niyo ng asawa ko, mga, ano yun, 300 pages yata yun. Talaga. Yung importante, yung una-unan yung andun talaga. Ha? Andun talaga. Yung una, yung una't unan yung nagkausap. Yun. Phone records. Yan. Kung ano, ipiprint din yun guys, yung records, yun yung nag-usap kayo sa, kasi ngayon, ano na, uso-uso na yung, ano talaga, uso-uso na talaga yung ano, yung mag-chat-chat lang sa cellphone, yung magtawagan sa cellphone, yung text niya sa cellphone, yun, i-print nyo rin yun guys, okay? I-print nyo yung, ano, yung tumawag siya sa'yo, yung text niya sa'yo, maganda mga love, love, love. Yan. Okay, so proof na nagpapadala yung fiancé mo ng pera, nagsusuporta na siya sa'yo, yun. Ano yun? The proof na yung foreigner nyo na makakasupport talaga sa inyo. Yun. Ano yung proof na yun? Eh, yung copy ng Western Union o yung MoneyGram, ganun, kung saan siya nagpapadala yun. Huwag nyo yung itapon, guys. Okay? Kasi kailangan yun. Ano? Kailangan yun. Talagang isave nyo yung lahat ng resibo ng nagpapadala siya ng pera sa'yo. Yun. At ito yung katibayan ng iyong fiancé na pag pumunta kan doon sa kanilang bansa ay talagang masusuportahan kanya, yun, mabibigay niya yung lahat ng pangangailangan mo. So ito yun, with slips yata yung salary, 'di ba, yung salary nila. Ito tawag nila ito, with slips eh. Bank statements, yung bank statements ng fiancé mo, papadala rin yun. Anong, proof of suitable place to live, yung ano, ebidensya na patunay na kung pupunta ka dun, na mayroon ka talagang titirhan. Diba? Yun. Yung sa asawa ko, kahit ako na lang sa inyo, ay, matang! Hindi na to ano, requirements, pero kasi yung kung gaano karami yung proof niyo sa inyong relasyon, eh yun, mas better yun guys. Okay, saan ba yan? Ito yung proof na ano, may titirhan talaga ako pag dumating dito. Ito yung picture, print niya, na yung bahay namin. Ganyan. Yan. Yan, bahay namin. Yan. Ganyan din yan, guys. Okay? Sabihin nyo yan sa, ano, sa fiancé nyo. Pero ipapakita nyo yung video namin, eh, malalaman din niya yun. At saka yung, ano, copy ng passport niya, copy ng birth certificate niya, yun. At saka, proof of divorce if married before.
kung ano, kung divorce yung fiancé niyo, guys, ipapadala din yung divorce paper, ganun. Yung copy. Copy lang. Yung copy ng ano, divorce paper. Okay? Kung mayroon siyang asawa before. Kung married siya before. Okay, yun. At, yan. Saan na ba yun? Nalilito na si ako. Okay. Ayan. Ayun lang. At saka, ayun, ito yung additional info. Additional info. Yung invitation letter. Yung invitation letter, guys, ano, binasa ko na yun sa isa naming, ano, video. Yun, invitation letter ng asawa, ng fiancé nyo sa iyo. Yun. Huwag nyo yung kalimutan kasi importante yan eh. Invitation letter. Ay, babasahin na natin dito eh. Saan ba yun? Okay, ito. Okay. Ito yung sample. Ito yung sample. Okay. This is an invitation letter for Journey Beth Arangues Santosidad to join me in the UK. After meeting Journey Beth, Jinky, dalawa talaga yung nickname ko eh. Ano, Jinky tsaka Dim. On the dating website, cherryblossoms.com, in April 2009. We started to communicate daily using Yahoo Messenger. Then in May, I went to Bayugan in the Philippines to meet Jinky and her family in person. We spent 10 days together and had amazing time. We now chat every day on Yahoo Messenger and text each other. Jinky is a wonderful person and we are looking forward to getting married and living together at my home in Pinli. We are very much in love with each other. We are applying for a fiancé visa so Jinky can come to the UK and we can get married her as soon as possible. I am now single and live alone at Hideaway Pinli. I work hard in my own haulage company and I'm able to look after Jinky financially. It would be wonderful if we could spend Christmas here together in the UK. So we are hoping to get the visa before then. Yours sincerely, Mark Drellplatt. Yun. Binasa ko na rin sa isa, guys. Okay? Yun. Mahalaga talaga yan yung invitation letter. Okay. At yung additional info, yung letters of support. Halimbawa, yung family, yung boss ng, ano, ng fiancé nyo, yung local priest or pastor, local counselor, yung letters of support. Sa akin kasi, yung mga anak niya, yung nagpapadala ng letters of support, yun, sumulat yung anak niya, tapos yung mga nag-sign yung mga anak ng asawa ko na suportado sila sa aming relasyon, na wala silang tutol, ganun. Kung yung fiancé niyo ay, ano, single, pwede yung, ano, boss niya, yung local priest, or, ano, local counselor. Yun. Huwag niyo yung kalimutan, guys. Okay, invitation letter at saka letters of support. Sinabi na rin ito lahat ng asawa ko sa isa naming video. Ayan. So, ngayon, nasabi ko na yata lahat. Oh, ito. Ito. At ito yung yung sa asawa ko rin ito. Yung ano niya, requirements. Okay, ito yung aking profile sa Cherry Blossoms. Ito yun. Printed ng asawa ko. Kasi ako yung una talagang nag-approach sa kanya. Nag-send talaga ako ng ng smile. Di ba? Send a smile. Yun. Sabi ko dito,
My name is Journey Beth, and after viewing your profile, I wanted to send you a smile and say hello. If you would like to know more about me, please reply to my profile. Just click like that. Yung asawa ko yung nag-print nito kasi ako yung una nag-approach sa kanya para mapatanayan namin na nag-meet kami, unang meet namin sa dating website sa Cherry Blossom. Kaya ito yung patunay na nag-meet kami sa Cherry Blossoms. Yun. Ito yung requirements ko, guys. Okay? Makinig. Requirements ko, passport. Kailangan yun ng passport. Kasi doon nilalagay yung, yung visa nyo. Ayun, fiancee visa nyo. Birth certificate. NBI clearance. Ito yung, hindi talaga ito, requirements. Pero, sinubmit ko na barangay clearance, police clearance, marriage contract ng parents ko. Hindi na to talaga requirements, pero sinubmit ko na rin yun. Saka yung application form. Yung application form nyo, yung punta kayo sa website, UK Border Agency. Ayun ba yun? At saka, yun, mayroon yung application form dun sa fiancee visa. I-print nyo yun. At saka, fill upan nyo. Yung album, ayun, napakita ko na sa inyo yung album. Yun, ako yung nag-submit nito. Hindi yung asawa ko. Kasi yung mga picture nandun sa akin. So, ako yung talagang gumawa nito. Okay, so yung fiancee visa fee. Okay, yung fiancee visa fee ay sa website, yung sa UK Border Agency, mayroon sila itong nilagay ng mga bangko kung saan ka magbabayad. Sa akin, sa Bangko de Oro yata yun. Bangko de Oro yata. Yung mga napakamahal ng fiancee visa ay 42,000 pesos yun. Yung time na yun, 11 years ago. Ngayon siguro medyo mataas na. Hindi ko alam. Yun. At saka i-submit mo yung resibo, okay? Resibo, kasi kailangan nila yun, yung resibo na nagbayad ka ng fiancee visa fee. Ayun. Yun lang yung yung requirements ko, guys. Yun lang. Ayan. At ngayon, mag-uusap tayo tungkol sa, yung experience ko nung pumunta ako sa embassy ng, British Embassy. ng British Embassy. Okay. British Embassy. Sa Makati yun eh. Yun. At hindi lang yun kalayuan yung nagstay kasi ako sa Makati rin. Kasi yung mekaniko ng asawa ko, nakapangasawa ng Pinay. So, doon ako nagstay sa kanyang sister. Ano ba yung Tagalog? Sister? Sister, yung kapatid niyang babae. Doon ako nagstay. Gumising talaga ako ng madaling araw. Mga 4 a.m. 'yun, naligo ako, ganun. Tsaka pumunta kami noon, yung kapatid niya. May kasama ko din yung kapatid niya, sinamahan ako. Pumunta kami sa embassy. Ayun, at 'yun, walang appointment. Ano lang 'yun? Punta ka lang doon ng punta ka talaga ng madaling araw doon. Punta ka talaga doon ng early sa Tagalog.
Ah, pasensyano na ako, guys. Puta kayo early. Sa umaga. Oh, dimi. Umaga, pila ka dun? Okay, pila ka dun? Kasi wala yung appointment. Pila ka lang dun. Kailangan mo talaga pumunta to ng maaga. Yun. Nang maaga. Okay? Kasi ayaw natin yung sa huli tayo mag, di ba? Magpipila. Wag yun. Baka pabalikin tayo next, kinabukas, hindi? Talagang maaga kayo doon. Yun, pipila kayo. At yung, habang nagpipila kami, mayroon yung isang babae na, napaka ingay doon. Tapos, tinitingnan niya yung mga, yung papel ko, yung mga application ko, yung mga documents ko, whatsoever. Yun, sabi niya sa akin, yan? Sabi niya, naku, marireject ka niyan. Madideny ka niyan. Bakit? Sabi niya, sabi ko, bakit? Kasi, sulat kamay yung ginamit mo. Sana, yung pinalaapan yung mga, yung form mo sa computer, yung doon mo sana yun, pinipill upan, hindi yung yung handwritten. Sabi ko, matayo magawa, andun ako eh. Ang layo-layo ko pa, galing akong Mindanao, tapos ngayon, ganito lang, sabi ko, bahala na. Di ba? Bahala, wala na tayong magawa, dito na ako eh. So yun, at yun, pumunta kami sa sa Rome, sa malaking, Rome, kuya, kwarto. Yan. Tapos, yun, may kukuha ka ron ng, yung number mo. Tapos, upo ka dun. Hihintay ka lang na tawagin yung number mo. Ayun, mayroon. Yung time na yun, mayroong, yung dalawang babae, tsaka isang lalaki. Yung time na yun, gusto ko talaga yung lalaki. Kasi yung dalawang babae, napaka, parang stricta. Parang, miserable. Hindi masayahin. So, sabi ko, sana to. Tapos, yung lalaki talaga yung, tinawag yung pangalan ko. Tapos, binigyan na ako ng papel, ng mga, question, yung mga tanong. Ano lang naman, yung mga tanong, ano lang yun, sa mga requirements mo, kung mayroon ka bang, mayroon ka ba nito, ganyan, iti-check mo lang, yun, iti-check mo lang. Yung question na yun, isa lang yung hindi ko chinek. Kasi yung tanong kung mayroon ka bang anak, yun, hindi ko yun chinek. Yung lahat chinek ko kasi kumpleto naman ako sa mga requirements. Yun. At yun, after yun, sabi nga ng mayroong dumating na babae sa likuran ng lalaki. Sabi niya, usap sila. At yun, yung babae sabi sa akin na hindi ko raw binayaran yung lahat ng fiancee visa fee, pero mayroon naman akong resibo, di ba? Kasi pumunta ako ng bangko at saka kinabukasan pumunta ako ng ng embassy. Yung mayroon naman, pero sabi niya, pero konti-konti lang talaga yung binayaran ko. Talagang konti-konti lang kasi yung time na yun, maliit lang yung pera na dinala ko. So, yun, binayaran ko, pero andun na sa utak ko, nagtatanong rin ako na bakit ganun, mayroon naman akong resibo na talagang binayaran ko. Hindi naman kabibigyan ng resibo kung hindi mo talaga binayaran, di ba? At tiningnan naman yun ng asawa ko na hindi talaga, hindi tumaas yung presyo ng, yung fiancee visa. So, hindi na nga ako nag-complain o whatever. Binayaran ko na lang. Kunti lang naman eh. Hindi naman yun talaga, malaki. Kasi, anong gagawin mo? Makipag-away ka dun? Gusto mo nga ng fiancee visa, di ba? Madali lang. Kasi, wala nang. Yun. Talagang kulang tayo. Yun. At sabi, yun, binigay ko yung, yung papel sa lalaki. Sabi ng lalaki, tinanong niya ako na saan raw ako nakatira.
sabi ko, andun, malayo ko sa, ano, sa Mindanao. Ganun, sa, anong gusto mo gawin dito sa mga document mo? Ayun, pupunta ka ba dito para, ano, kukunin ito, ipapadala sa ano, sa Mindanao? Sabi ko, ipapadala mo na lang kasi ang layo-layo ko. Tapos, ano, nagbayad ako, you know, para padala sa aming lugar yung mga, para maibalik yung mga documents. Ayun. At yun, dumating talaga ng ano lang, napaka, 14 days, sabi ko nga, 14 days. Natatanong nga yung asawa ng mekaniko ng asawa ko, yung Pinay. Sabi niya, bakit ang dali-dali lang ng yung, you know, fiancé visa? Kasi ako, sabi niya, ako noon, pabalik-balik talaga ako sa embassy, pina-follow up ko yung ano, yung fiancé visa ko kasi na, medyo matagal daw kaya pabalik-balik siya doon. Dumating yung fiancé visa niya 4 months yung dumating yung fiancé visa niya. Siguro yung ano, paano namin yung ginawa kaya ano, madali lang yung dumating yung aming ano, fiancé visa. Kailangan talaga ninyo na ano, yung kumpletuhin yung requirements at saka ano, saka yung mga requirements niyo, yung mga ganun, mga requirements niyo, wag niyo yung ihalo-halo lahat, okay? Wag niyo ihalo-halo kasi yung titingin ng mga ano nyo documents, yung application nyo, baka mairita. Yun, wag natin yung silang galitin, okay? Para madali lang, okay? Yun, at talaga yung, sabi ko nga, talaga yung mga requirements nyo, yung mga documents nyo, talagang ano, malinis, tidy, yung nakasilid talaga, yung every section, guys, nakasilid talaga, ganito yun eh, pinadala yun ng asawa ko sa Pinas, ito rin yun, ganyan, para ilagay yung mga papers ko dito, yan, tas, yan, talagang pagkatapos ng ano, makompleto yung requirements ng asawa nyo, ano yung fiancé nyo, ipapadala na niya yan sa inyo. Sa Pinas. Yun. At yung babae, nabalitaan ko na, ano, na pinauwi siya. Dalawang beses na yun eh. Andun siya, pinauwi rin siya. Kasi, ano, may problema sa kanyang mga papel. Yun. Hindi siguro kompleto yung mga requirements. So, ano, basta pinauwi siya na naman. Wag na wag kayong mag ano, wag kayong makinig sa mga sabi-sabi, ganun guys. Wag 'yun. At wag kayong makinig sa mga taong ano, hindi pumasa. Makinig kayo sa taong ano, andito na kagaya ko. Mayroon naman dito yung mga vloggers, 'di ba, sa UK. 'Yun. Kasi andito na sila, alam nila 'yun, 'di ba? 'Yun. At ayun na nga. Yun na. Mayroon pa ba akong isasabi? Yun, lahat andun na yata. Yun guys eh. Noong andun ako sa embassy, walang interview, walang exam. Okay, pagkatapos nyo, sa, yung lalaki sinabi niya sa akin na, you know, saan ba ito ipapadala? Gusto mo ba ito kunin yung mga papeles dito? Sa, babalik ka ba dito pa kunin ito yung mga documents, yung mga papeles, ganun. Sabi ko, ano, papadala mo lang yun sa, ano, sa Mindanao, ganun. Bumayad ako, ganun, para padala doon, pabalik yung mga papeles. Pagkatapos nun, ano, punta ka doon sa ano, sa maliit lang na kwarto kasi pipicturean ka doon. Pipicturean ka doon para sa fiancé visa mo. 'Yun. At 'yun, tapos at uwi ka na. Madali lang talaga, guys. Ilan ba? Na, parang 20-30 minutes lang ako doon. Talagang sobrang dali lang talaga.
At kung mayroon kayong mga tanong, yung gusto nyo, kung hindi nyo ako maintindihan, yun, kung hindi nyo ako maintindihan, kung mayroon kayong mga tanong, ay makakausap nyo kami sa Facebook, yun ya, Dem Plot, yun. At yun. At yun guys, magpapaalam na tayo. Sana itong video ito ay makatulong sa inyo. At huwag niyong kalimutan na na titingnan yung website. Kasi 11 years ago to eh. Baka mayroon na itong mga pagbabago. Ganun. At yun. Good luck sa inyong lahat. Sana ay makapasa kayo. At makuha niyo yung visa, fiancee visa niyo ng madali lang. At yun, kung mayroon kayong mga tanong na gusto nyong tanungin, ay makakausap nyo ako sa Facebook namin. Yun. At yun, good luck sa inyo guys and best wishes. Salamat sa inyo guys sa inyong mga suporta. Sana hindi kayo magsawa. Huwag nyong kalimutan mag-subscribe para palagi kayong ma-update sa aming mga bagong video. Yun. At yun, salamat talaga sa inyo. Salamat sa nagsisend ng request friends sa Facebook. Salamat sa inyo. Salamat sa na kinakausap niyo ako. Salamat talaga. Sana magsisend kayo ng request friends sa Facebook para naman makita ko yung yung mga news feed niyo na yung makita ko yung mga pictures niyo para next time kung pupunta kami ng Pinas, magbabakasyon ay mayroon kaming idea kung saan kami pupunta ng magandang lugar, di ba? Yun, huwag niyong kalimutan na ipapanood niyo to yung video namin ng asawa ko sa mga fiancee niyo para naman mabigyan siya ng idea yung gagawin niya. Yun. Okay? Yun. Salamat. Walang sawang panonood. At yun, magpapaalam na ako. Kita-kita tayo sa susunod nating video. Bye! Ingat!